Hi! Ako si Teacher Weng, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Gaya ng ipinangako ko sa inyo, ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-multiply ng integers gamit ang positive and negative charge model. So kung gusto niyo matutunan kung paano mag-multiply ng integers gamit ang model na ito, keep on watching! So, for our first example, positive 2 times positive 3. Alam nyo na ang sagot dito dahil 2 times 3 lang naman yan. So, by the way, wala na tayong nilagay na x dito as multiplication symbol kasi ang ginamit ko na lang po ay parenthesis. Okay? So, 2 times 3 equals 6. Malinaw yan. Alam nyo na yan. Okay? Pero para matutunan nyo yung mga susunod nating example, kailangan nating gamitin yung positive and negative charge model dito sa ating example number 1. Okay, so gagamitin natin yung konsepto na kapag nagmumultiply tayo or minumultiply natin yung isang number sa isang number, okay? Halimbawa, katulad nito. So, kapag 2 times 3, ibig sabihin, kailangan mo ng tatlong 2. Or in short, 2 plus 2 plus 2. Okay, so we have here 2 plus 2 plus 2. Okay, so kailangan mo ng tatlong 2. Okay? So simple lang ang gagawin natin. Bibilangin lang natin kung ilang charges 'yan, okay? So meron tayong 6 na positive charges. So that is positive 6. So it means that 2 times 3 is 6. Okay? So paano naman kung kailangan mong mag-multiply ng negative 4 by positive 5? Okay, ganun pa rin yung gagawin natin. Kailangan natin ng 5 negative 4. Yes. And i-add natin silang lahat. Okay? 5 negative 4. Okay. So, bilangin natin kung ilang charges to. We have 5, 10, 15, 20. We have 20 negative charges. So, ibig sabihin, that is negative 20. Therefore, negative 4 times positive 5 is negative 20. Now, what if, halimbawa, positive 2 times negative 3? May dalawa ka namang option. Pwede mong pagbalikta rin yan, okay? Pwede mong pagbalikta rin and, okay, maglagay ka ng tatlong negative charges at another tatlong negative charges para negative 3 times 2. Pero gagamit tayo ng ibang paraan. Okay, kung napapansin nyo, lagi tayo nag-start sa wala. Lagi tayo nag-start sa 0. So, ang ginawa natin kanina, okay, nag-a-add tayo ng number paulit-ulit. Okay? So, dito wala tayong nakakitang number. Mag-start tayo sa 0. Okay, mag-start tayo sa 0. Yes, this is 0. Okay? Ngayon, ang tanong, paano mo malalaman kung ilang pares ang ilalagay mo? Okay? So, marunong naman tayo mag-multiply, di ba? So, i-disregard muna natin yung sign. 2 times 3 is 6. So, ibig sabihin, tig-anim dapat. So, paano ang gagawin natin dito? Kung kanina kailangan mong i-add yung isang number base sa bilang ng other factor, dito naman, kailangan mong mag-subtract. Kasi, negative yung isang factor or yung second factor natin. Okay? So, kanina, kung positive 3 ito, kung nagkataon na ito ay positive 3, kailangan mong mag-add ng tatlong positive 2 or i-add mo yung tatlong positive 2. Eh, kaya lang naging negative siya. So, babalik na rin natin yung process. Magtatanggal ka ngayon ng positive 2 ng tatlong ulit. Okay? So, let's do it. Okay, isa, dalawa, tatlo. Tanggalin na natin. So, ilan ang natira? Meron tayong 6 na negative charges. Okay, so that is negative 6. So, it means that positive 2 times negative 3 is negative 6. Okay, last but not the least, halimbawa, meron tayong dalawang negative integers na kailangan natin kunin ng product. Gagamitin natin yung ginawa natin dun sa ating third example. So, imumultiply natin muna sila na i-disregard natin yung sign. So, 4 times 2, we have 8. Okay, so kailangan natin ng 8 pares ng positive at negative para 0 siya. Okay? So, ngayon, kailangan nating magtanggal ng negative 4 ng dalawang ulit. Okay, so gawin na natin. Isa, dalawa. Tanggalin na natin. So, ilan ang natira? Meron tayong
8 positive charges or positive 8. It means that negative 4 times negative 2 is positive 8. Hanggang sa muli, ako si Teacher Weng. Sana'y nagustuhan niyo yung topic natin ngayong araw. Sa susunod kong video, susunubukan ko namang mag-divide ng integers gamit ang model na ito. Okay, so magkita-kita tayong muli sa aking mga susunod na video. Match tutorial video man yan or makeup vlogs. Okay, see you in my next one. Bye!